Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. This is Bernard Duyon para sa Burn to Be You for another YouTube vlog and additional learning about investment. So for today, we're going to talk about ARIT. Okay ba ang ARIT? Are you going to buy in the IPO or no? Pero bago yan, intro muna tayo para magmukhang pro. Okay! So eto na nga guys, we're going to talk about Ayala REIT. And kung hindi mo pa napanood yung video ko about the difference of REIT and real estate investing, eh better watch that video first para may idea ka. Because in that video, I also give an example for this Ayala REIT. So bago natin pagpatuloy ito, please, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, subscribe ka na, hit that like button, subscribe, and smash mo na rin yung notification bell para updated ka kapag may bago akong bitsong ina-upload. So, ready ka na? So, eto na nga, sa dami-daming na mga nagtatanong about Ayala REIT. Teka, dami lang, dami. Wala pa naman silang 1,000 nagtatanong. Dami lang, dami. Wala. Baka sabihin nyo, OA. So, eto na nga, sa dami ng nagtatanong, is it worth it ba o ano bang masasabi ko into the IPO ng Ayala REIT? So, basically, Ayala REIT, eto yung kauna-unahang REIT investment sa Pilipinas. What? Because previously, sobrang mahal, 60% kailangan ang shares na ibibenta into public. Pero, because of government, eh, medyo inayos yan. And it become more attractive para sa mga company. And for that, Ayala REIT will be the benchmark ng mga company that they are planning na magkaroon ng REIT. Maybe in the next few years or months, maybe some real estate developer, they will consider investing or raising funds through REIT. So, pero hindi yung topic natin. Ang topic natin, yung mga fundamentals at things na pwede mo i-consider in buying Ayala REIT. And I'm sure marami ka nang napanood na video. Pero, eto lang, going to sum up. So, ano nga ba yung advantage at ano yung risk na itong Ayala REIT? So, eto unang-una. Yung retained earning nila noong 2019 is around 723 million lang naman. So that's retained earning, it's not overall earning. The PE ratio is 1.29 at yung current ratio nila is 4:35, which shows that they have a good liquidity. So, you know guys, the good thing about IPO is wala kang chart, right? But you can see the financial report. So basically, you're buying IPOs because of the fundamentals and the cash report. Another good thing about this Ayala REIT is the proceed ng mahulilikom nila ay ipambibili na kaagad ng another properties na teleperformance which is located in Cebu. So, most of the IPO, mini-mention talaga yan. Pero yung unlike sa ibang IPO, yung malikop sa IPO is pinababayad utang. But here, the Ayala REIT, it's very transparent. Nilagay nila sa prospectus nila na whatever daily, ipambibili nila ng properties na magiging port properties nila is yung teleperformance located in the city of Cebu. So, another reason is the good thing about Ayala REIT is meron silang 3 properties. And I also mentioned this in my previous video. So what is these 3 properties? The 3 properties is the Solaris 1, the Ayala North Exchange, and the McKinley Exchange. So all these 3 properties are located in the prime city of Makati, kung saan sila yung district capital of the city. So with this,
And the good thing about these properties, yung Solaris One at Ayala, North Ayala Exchange, 100% occupancy. What? May rent na nakat. So may nag-release doon na 100%. Most of them as BPO and mga offices. So, yung McKinley, McKinley Exchange, 98% occupied, which is still good. So, ang combination ng unit na ito is mostly BPO and commercial. So, with this, you can assure na medyo maganda naman ang rental space, which basically, the business of the Ayala REIT is on property leasing. So, ano yung mga iba pang pwede mong tignan dito? So, una, yung earnings ng Ayala REIT, yung cash nila is so impressive. So, aside from that, eto yung mga numbers that you can consider kung gaano kaganda nga ba itong ARIT. Yung ARIT cash of as of 2019 is 122 million pesos from the rental income alone. So the total earning they have is 1.3 billion pesos. So basically, that's a good number of good amount of money. And the majority of their income is from offices, which is 1.247 billion. And retail space na 58 million is a parking area. So if you will notice, even in the parking pa lang, kumikita na sila. So net income nila in 2018 is 537 million. At nung 2017, 447 million. 2018, they have 537 million. At nung 2019, is meron silang 1.3 billion na net income, which is for me a quite impressive income. So, ano ba yung inaasahan mo sa REIT? So, syempre, in a long-term perspective, you will expect the REIT as a dividend investing, sa dividend. Ang dividend na pinapromise nila in 2020, they will going to give 4.84 and in 2021 is 5.84%. So, mandatory bang ibibigay ang dividend nito? Yes, because as per this perspective, per regulation, the REIT always give the 90%. 90% will be distributed in all the investors. Then the increase of 3 to 10% annually sa leasing ng Ayala REIT is also good for all the spend, the investor. So, ang tanong lang dito gaano ba kadala sila magbibigay? It's either monthly, quarterly, or annually. Pero hindi pa maliwanag sa ngayon. But as I remember, do sa prospectus, every May, kailangan nilang magbigay ng dividend. So, another advantage is they have the stable yield. So, if you will notice, I mentioned 2017, 2018, performing at 2019, maganda yung income ng mga company na to. So, which shows na talagang kumikita na to. And another advantage nga yung proceed from the teleperformance company, which is Cebu. Madadagdag na kaagad yun. Kapag na-acquire nila, madadagdag agad yun sa Ayala REIT, which means magiging apat na property ang involvement mo when you take advantage of this. So, ano pa ba yung mga pwede natin i-consider? Unang-una, ito yung first. So, this will we're going to talk about the risk na pwedeng maging risk na itong Ayala REIT. Unang-una, sila yung magiging benchmark. Wala pang naging REIT company dito sa Pilipinas, kundi ang Ayala lang. So, considering this, ang isang risk doon, the fund manager, has no experience in handling the REIT. Understandable yan. Kasi nga, sila lang ang unang nag-IPO ng REIT. So, isa pa yun. Pangalawa, ano yung
Pangalawang risk na pwede natin consider is yung COVID pandemic. So, basically, dahil dito sa COVID na to, dahil sa pandemic na to, ang daming nagkaroon ng mga work from home. And note that yung most of the rental ng mga Ayala Prime o Ayala Properties na to, ng Ayala REIT na to, is BPO in offices. So, may epekto ba to? Of course, meron. Kasi dahil dito sa pandemic na to, nagkaroon ng mga work from home. And with that, napabawasan yung mga tenant. Pero, ito namang kagandahan dito sa kontrata, which if you have chance to read the prospectus, nakasulat to. Sabi doon, hindi basta-basta aalis ang tenant kapag hindi natapos yung contract ng leasor o ng tenant, they will be penalized as per their contract. What? So, isipin mo, kailangan nila tapusin or hindi, they will pay. Plus, kung mag-i-stay naman sila, as I mentioned earlier, 3 to 10% increase ng lease. So, it's a good for the investor. And, balikan natin yung risk ng COVID. So, dahil nagkaroon na nga ng mga work from home, posible ba magsak? Here's my take. Ito lang ang masasabi ko. A BPO requires fast internet. The challenge with working from home, lalo na sa Pilipinas, kapag nasa bahay, hindi ganun kabilis ang internet mo. So, basically, mas maganda pa yung mga particular sa mga internet-based na work, gusto pa rin nilang bumalik sa trabaho. Yes, maybe it will be lessened, but hindi naman siya mawawala. Another risk na pwede pang maging advantage nito is yung Pogo. If you hear the news, medyo may mga Pogo na umaalis sa bansa, and with that, magiging competition yon. Pero again, nasa prime city ang mga properties na to. So, hindi pa rin ganun ka-issue. So, with that, I hope you understand kung okay si Arit. So, Arit, it's up to you guys. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation yan. Pero, here's the thing. Are you going to buy the IPO or no? And talking about IPO, it is not a typical IPO because the IPO price is 27. What the? With that, hindi ito yung typical IPO na biglang to the moon o nag-shoot up dahil sa presyo. You need a big financial institution para gawin yun. And 27 pesos, hindi yan katulad ng ibang nag-IPO na nagpa-pump and dump and play. For this, I don't expect the ARIT na magsisiling on the first day, but I expect this na tataas. Paano masabi? So, we don't know yet what will happen. It's just my prediction, it's just my analysis. Ang decision nasa iyo or ang whatever happens is subject sa market sentiment. So, are you convinced to buy or no? It's your decision. I'm here just to give advice. I'm here just to give an idea the pros and the cons of this Ayala REIT. By the way, before I forget, the net asset value per share of Ayala REIT is 33.3. And the IPO is at 27.3. So basically, mura siya sa IPO. So with that, it's your decision. Baka naman ako pa mag-decide para sa'yo. Sobra na. So with that, I hope this video helps you in deciding either you subscribe sa IPO or no. So, kung nakatulong tong video na to para sa'yo, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga video ina-upload. At kung may mga gusto ka pang malaman o may mga comment ka tungkol sa sinabi ko or additional information, please comment down sa comment section para naman mas marami pang matulungan.
So once again guys, this is Bernard Duyon nagsasabing, bawat Pilipino may kakayahang umasenso. God bless you all guys.